pag-usapan naman natin sa video natin ito, mga boss, ang pag-convert ng isang scale to another scale, no? Halimbawa, itong 1:50, ko-convert natin ng 1:100 yung scale, no? Kaya lang, mga boss, bago natin na umpisan pala yung topic natin, no? Huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung pag-convert ng isang scale papunta sa isang bagong scale. Kagaya nitong nakikita natin ito, mga boss, no? Dati siyang 1:50, gagawin nating 1:100. Ayan yung pag-uusapan natin sa video natin ito, no? So, ang gagawin natin, ikakopy ko lang ito. Tapos, para makita natin yung difference, no? Gagawin natin 1:100 dito. Ayan, no? So, sa pag-convert ng bagong scale, no? From old scale to new scale, meron tayong apat na command na gagamitin. Parang yung command na ginawa natin from 1:1 to 1:50. Apat din, no? Parehas lang, kaya lang meron tayong bagong setup na ilalagay, no? Ito yung mga command na scale. Tapos yung pangalawa, dim scale. Yung pangatlo is dim LPAC or dimension line factor. Tapos yung pang-apat is dimension update. Ayan din yung gagamitin natin dito sa pag-convert, no? So, umpisahan natin. Ito, i-scale muna natin. Select natin, tapos scale, no? Tapos click lang natin sa gitna. Ang una is scale, no? Ang setup natin dito, old scale over new scale, no? So, ang old scale, ito yung 1:50. Ang bagong scale, ito yung 1:100, no? Ang specify scale factor, nakikita natin dito sa command line. Yung scale factor natin, old scale is 1:50. So, 50 ang numerator. Yung denominator is 100. Yan yung old scale, no? Pag in-enter natin, liliit yung plano natin, no? Kaya lang yung dimension hindi sumunod. Kung titingnan nyo yung dimension, eto iba ito kesa dun sa dimension nitong 1:50, no? Kasi nga, hindi pa natin na pineperform yung susunod na command, no? Yung tinatawag na dim scale, dim LPAC, at saka yung dim update, no? So, gawin na natin ngayon yung dim scale. Yung dim scale is kung ano yung scale nito, no? Yung 1:100, ang dim scale niya 1/100, no? Ayan, no? Pagkatapos yung dim LPAC natin or dimension line factor, dim LPAC, ang ilalagay natin is 100. Kung ano yung scale na gagawin natin, yun yung ilalagay nating value, no? Kung ang scale natin 1:50, dim LPAC is 50. Pero ang gagawin natin dito, 1:100, ang dim LPAC is 100, no? At saka lang natin i-update, no? Yung update nandito yan sa annotate, tapos sa yung update ito, yung update icon, no? Select natin yon, then seselect natin yung i-update. Saka lang natin i-enter. So, ito na yung mga boss, no? Ito yung plano na 1:100. From 1:50, ginawa natin 1:100, no? Kung titingnan natin, etong dimension dito, 8.5, 1.5, 3, 2.5, parehas dapat, no? Dito sa maliit na ito, no? Titingnan natin, ito yun, no? 8.5, 1.5, 3, 2.5, at saka yung ibang dimension niya, parehas. So, ibig sabihin, yung 1:50, kalahati niya yung 1:100, no? Ayan yung ginawa natin dito sa planong ito. So, napakadali, mga boss, no? Apat na command ang susundan natin. Una, in-scale natin ito. Tapos, sinunod natin yung dim scale. Tapos, sinunod natin yung dim LPAC. Saka lang natin na sinunod yung dimension update, no? So, nangyari na itong pag-change ng scale natin
from 1:50 to 1:100. Okay, ayun lang mga boss, no, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.